Hello everyone, this is Summer and welcome to my channel. Today we're going to review Jelly's Pureface Bluefin Tuna. So ito siya. Titingnan nyo. From Thailand siya, pero kung titingnan mo, natingnan natin sa likod. Nakalagay dito, a new innovation that extracts bluefin tuna, patent in South Korea. So kaya pala, yung unang napansin ko nung tiningnan ko yung sachet niya, is yung flag ng South Korea. Tapos, kung titingnan mo yung description niya sa likod, ayan. Meron siya nakasulat sa Thai, tapos English, tapos parang siya Korean. Yung weight naman niya is 7 grams lang din. So ngayon po, ito na po yung 4th day ng gamit ko ng cream na to. So para saan ba yung cream na to? Ito, tingnan natin sa likod. Summarize ko na lang into 4. Una, rejuvenate and soften the skin. Pangalawa, for younger looking skin. Third, reduce acne, freckles, and dark spots. And fourth, moisturizer as well. So, yung unang gamit ko nito, yung unang napansin ko talaga sa kanya is yung amoy niya. Meron siyang somewhat, meron siyang konting amoy na parang very, very light lang naman. Medyo hawig ng fish oil or yung langis ng nyok, if you're familiar with that. Medyo ano siya, very ano lang, pero sa tulad ko medyo sensitive pagdating sa pang-amoy. Napapansin ko siya lalo na sa unang lagay mo sa face ng cream. Pero habang tumatagal na, na inaano mo na sa mukha mo, kinakalap ko na yung cream, medyo unti-unti naman siya nawala. Ayan, yung cream niya. Yung gusto ko rin sa cream na to, is pabili siya, mag-absorb. Tapos, parang ang sarap niya sa mukha. Parang lightweight lang yung dating. Ayoko kasi sa cream na may mga cream na parang pag nilagay mo sa mukha, ang kapal pakiramdam. Mararamdaman mo talaga siya. Ayan. Siya kasi, ayan, mabilis lang siya mag-absorb. Tapos, parang wala lang after. Hindi siya malagkit. Ayun, hindi siya malapit sa mukha. So, sa 4 na araw na gamit ko nito, may nagbago ba? May napansin ba akong pagbabago? Yes, best, meron. So, sa loob ng 4 na araw na gamit ko, yung napansin ko sa kanya, yes, lumambot talaga yung mukha ko. May napansin akong changes talaga, pagbabago when it comes to sa lambot ng mukha ko. Medyo, yung pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung moisturizer effect niya. Ginagamit ko siya as moisturizer sa umaga at sa gabi. Yung gabi, pag ginagamit ko siya, mapapansin mo na moisturize talaga yung tulad ng pan-applications mo. Pan-application, makikita mo naman na okay yung mukha mo. Pero yung pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung after effect niya pagkagising mo. Kasi napansin ko, nagiging blooming yung mukha ko. Tapos, nagiging moisturized siya, hydrated, at saka meron siyang konting glow. Diba yun? Yun kasi yung isa sa factor na hinahanap ko sa moisturizer. Regarding naman sa acne, freckles, and dark spots, so hindi ko masabi kung effective to for acne ha. Kasi sa awa ng Diyos, pag dumalaw si Maring Tagihawa pa isa-isa lang naman, hindi naman niya dala yung buong angkan niya. So ito, for dark spots, so since may mga konting dark spots din naman ako, napapansin ko, medyo nag-lighten naman siya. So 4 day pa lang naman, siguro in the long run, nagamit ko, pag matagalan na ma-maintain ko siya, masasabi ko, effective din siya. Siguro totally mawawala siya. Kasi within 4 days, nagamit ko, nakakita naman ako ng improvements. Para sa akin kasi, sinasabi ko na effective sa akin yung isang product. Yung time ko lang napalugit sa kanya is 3 to 7 days. Kapag within 3 days to 7 days, wala akong makita ng improvement or nagbago man lang nung ginamit ko siya. Para sa akin, hindi effective yung product na yun. Pero, case-to-case basis din naman yun, di ba? Kasi may mga product na hiyang ka or hindi ka hiyang, pero hiyang yung iba. Or hiyang yung iba, pero hindi ka hiyang. So, ganun lang naman yun. Yun yung lagi kong sinasabi. Pagdating sa cream or sa sabon, hiyangan lang din yun. Kung tatanungin nyo ako kung havay ba para sa akin yung product na to, yes, havay ka. Pero, kung nire-rate ko siya from 1 to 10, I will give 9. Bakit? Kasi medyo hindi ko lang type yung amoy niya. Yun lang naman. Tapos, yung price din pala. Kasi, for 7 grams, ito, for 7 grams na sachet, chinek ko yung prices niya online. Nag-range siya sa from 100 plus to 200 pesos. So, medyo mahal siya for 7 grams lang na sachet. Pero kung afford mo naman, why not, diba? Maganda naman talaga siya. Pero kung nagtitipid ka, medyo may kamahalan siya. Kung gusto mong tipirin, pwede naman. Ayun, sa akin kasi, 4th day pa lang nagamit. Konti na lang yung natira. So, tingin ko, yung isang sachet ko is good for 1 week mahigit lang.
Pero a friend of mine na gumamit rin ng ganito, umabot daw sa kanya yung 1 month. Di ko alam paano yung pinagkasya within 1 month yung ganun sa shit. Kasi ako, maano talaga ako pag gumamit ng moisturizer. Kaya yan, mabilis maubos sa akin. Yan na po yung review ko about Jealous Pureface Bluefin Tuna na based po sa experience ko at mga napansin ko habang pinagamit ko yung product na yan. So thank you for watching, and for more videos, don't forget to subscribe to my channel.